Magandang araw pong muli sa inyong lahat, mga kapatid. Pagbati mula sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Pastor Mark Panahon Jr. po, Assistant Pastor ng St. Matthew's Church, Filipino Ministry sa Glendale, California. Muli po mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, tayo pong lahat ay maaaring makapagpatuloy sa Panginoon sa ating pananambahan kahit na tayo po ay hindi nagkakasama ng pisikal. Patuloy lamang po tayong tumutok at manood sa ating virtual worship service sa ating YouTube channel, St. Matthew's Glendale, California. Upang tayo po mga kapatid ay patuloy na lumago sa ating pananampalataya sa panahong ito na may krisis sa buong mundo. Ating pong ihanda ang ating mga puso sa ating pananambahan sa Panginoon, sa Espiritu at sa katotohanan sa linggong ito. Ang pagbasa po mula sa salita ng Diyos sa aklat po ni James chapter 1 from verse 1 hanggang verse 17. James chapter 1. James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes which are scattered abroad, greeting. My brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. But let patience have her perfect work, and entire wanting nothing. If any of you lack wisdom, let him ask God, that giveth to all men liberally, and upbraideth not, and it shall be given him. But let him ask in faith, nothing wavering, for he that wavereth is like a wave of the sea, driven with the wind and tossed. For let not that man think that he shall receive anything of the Lord. A double-minded man is unstable in all of his ways. Let the brother of low degree rejoice in that he is exalted, but the rich in that he is made low, because as the flower of the grass he shall pass away. For the sun is no sooner risen with the burning heat, but it withered the grass, and the flower thereof falleth, and the grace of the fashions of it perisheth. So also shall the rich man fade away in his ways. Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life which the Lord hath promised to them that love him. But let no man say that when he is tempted, I am tempted of God, for God cannot be tempted with evil, neither tempted he any man. But every man is tempted when he is drawn away of his own lust and entice. Then when lust hath conceived, it bringeth forth sin, and sin, when it is finished, bringeth forth death. Do not err, my beloved brethren. Every good gift and every perfect gift is from above, and cometh down from the Father of lights, of whom is no variableness, neither shadow of turning. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng Panginoon. Amen. Muli po mga kapatid, ang ating pong governor sa California, Governor Newsom, ay nagbigay pong muli ng kanyang directives na kasama po ang Los Angeles, na tayo po ay nandun muli sa tinatawag na modified lockdown, which is belong, hindi naman po muli magkakaroon sa mga restaurant, walang dine-in, at marami pong muli ang mga pansamantalang nagsipagsara. Napakahirap po mga kapatid, sapagkat nagsisimula pa lamang po na magpatuloy ang mga businesses, wherein ay dahil po sa pagdami at pagtaas ng antas ng mga naapektuhan po ng virus, ay nagkaroon pong muli ng directives ang ating Governor Newsom na maging ang ating worship in person ay maaaring hindi po muna makapagpatuloy. Manalangin po tayong patuloy sa Diyos na maging maayos pong lahat, at kayo po'y aking iniimbitahan at inaanyayahan na patuloy po tayong manood sa ating virtual worship service at manalangin sa isa't isa sa panahong ito ng may pandemya. So now, sa linggo pong ito mga kapatid,
Last Sunday, I believe, ay naputol ng kaunti yung ating pag-aaral, but yun po ay may title na When the Tempter Comes in Matthew chapter 4, verse 1 hanggang verse 11. Na kung saan, this tempter, which is the devil na siyang magtetempo sa atin to commit sins or to do evil, to entice to do evil or sins, ay gawa po ng kaaway. But as we know, the word tempt can be used in two different ways in the Bible. First, it means to put into test. Kapag ka sinusubok, that word tempt, okay, pagsubok, na sabi po mga kapatid sa example kay Abraham, when God did Abraham and said unto him, take now thy son, thine only son, Isaac, and then whom you lovest. At sabi niya mga kapatid, go thee into the land of Moriah and offer him there for a burnt offering upon of one of the mountains which I will tell of thee. Ang sabi ng Diyos, inutusan si Abraham na dalhin ang kanyang kaisa-isang anak na si Isaac at doon ay dalhin sa bundok ng Moriah upang kanyang ihandog. Burnt offering, mga kapatid, in Genesis 22 verses 1 to 2. This is what we call tempt Abraham. God did tempt Abraham, but that word tempt, it means put into test. Sinubukan ng Diyos to test his faith if he will be willing to follow God's command. So, diyan pong unang kapaliwanagan o yung ibig sabihin ng the word tempt, to put into test. Secondly, in the word tempt, is it means to entice to commit evil. Kaya nga po sa ating binasa sa James chapter 1, ang sabi, but every man, James wrote it, is tempted when he is drawn away of his own lust, desire, and enticed, that when lust had conceived, it bringeth forth sin. And sin, when it is finished, the Bible says, it bringeth forth death. So mga kapatid, we are tempted today in those areas of both testing and enticing. So Jesus was tempted po in both ways. Napag-aralan po natin yan, God tests and the devil entices. Mga minamahal, settle it in the beginning po sa ating pong pag-aaral sa mensahe ng salita ng Diyos that God is not involved in enticement. Ang sabi po sa James 1 verse 13, the Word of God says, let no man say when he is tempted, I am tempted of God, enticed to do evil. No, for God cannot be tempted with evil, neither tempted he any man. Hindi daw po manunukso ang Diyos para ikay magkasala. But God, we know, it used the word tempt, the word test. So napag-aralan po natin, the tempter is active today. Why? Because the devil tempts us to do commit sins. Nang gusto po tayo ay magkasala. Right? But here, mapapansin po natin mga kapatid, not only that, the devil tempts us because he is our enemy. And then, nakita rin po natin mga kapatid, the tempter entices in many ways. May kaparaanan po upang tayo ay matukso at tayo po ay makakamit, mag-commit na tinatawag na pagkakamali to do evil. First, meron pong three areas in which we are tempted. Alam po natin mga kapatid, the tempter calls for the satisfaction of the physical desire. Alam po natin ang nangyari, ang sabi ng kalaban, kung ikaw nga ang Diyos, sabi sa Matthew chapter 4 verse 3, if thou be the Son of God, command that these stones be made into bread, right? So first, yung satisfaction of physical desire, nandun po yun. Second is the tempter calls for a display with gender's pride, verses 5 to 9. Ang sabi ng devil, if thou be the Son of God, cast thyself down, magpatihulog ka. Sapagkat nasusulat, sabi nga, ay kayo ililigtas ng mga anghel. So, tinetempt siya sa isang pagkakataon which display a gender's pride. Thirdly, the tempter calls for a compromise of one's principle. At ang sabi ng devil, at sabi niya mga kapatid, all the kingdoms of the world and all the glory of it, sabi niya, ibibigay ko sa iyo with the condition, just fall down and worship me. Well, Jesus said, beware, sabi ng Panginoong Hesukristo, thou shalt not tempt the Lord your God. Mga kapatid, yun po yung nakita natin sa last Sunday. But now, ang pag-aaralan po natin, the tempter can be resisted. Paano po tayo makakaiwas kapag ang manunukso, the devil, ay nandyan sa pagkakataon, ano yung po pwede po natin gawin?
Well, from the light of God's holy word, may mga ilang ways po tayong pag-aaralan at sana po'y makatulong sa atin ito. The tempter is active today. Secondly, the tempter entices in many ways. We know that. Now, this is now what we call the solution. The tempter can be resisted. First, resist the devil by submission to God. Opo, mga minamahal, makaka-resist lamang po tayo if we will submit ourselves wholly to God. Jesus had manifest His surrender to the will and purpose of God. Bakit po napanagumpayan ng ating Panginoong Hesukristo ang panunukso ng kalaban sa Matthew chapter 4? Well, ang isang mahalaga po dyan, mga kapatid, because of His tinatawag na surrender to the will and purpose of God. Sa inyo po, mga kapatid, ano ang will ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko? Ano yung purpose ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko? Bakit ka nakaalam ng salita ng Diyos? Paano ka nagkaroon ng tinatawag na kahalagahan? God enlightened your life in regards to the word of His the word of God. Ano yung purpose and will ng Lord? Bakit ipinarating sa iyo yung katotohanan mula sa kanyang salita? Jesus' submission to God sets the example for us. Mga minamahal, in James chapter 4 verse 7, sa ating tekstong binasa, it says, the Bible says, submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Notice that submission must come before resistance. Hindi po tayo makaka-resist if we will do it on our own. Best thing for us to do first is to submit our life, ourselves to God. Then we can do the second thing, yun po tinatawag na we can now resist. Mga kapatid, resisting is useless without the prior submitting. For we would be dealing with devil in not in our own strength. Kapag ho yung ating sarili lang nakalakasan compared to what the tempter can do, hindi po tayo mananagumpay. Ephesians chapter 6 and in verse 10, the Bible says, only by surrender to God can we be, the word says, strong in the Lord and in the power of His might. Paano po tayo lalakas sa Panginoon at magkakaroon ng kapangyarihan sa Kanyang kalakasan? Only by surrender to God, mga kapatid. So, the tempter can be resisted first by submission to God. Secondly, we can resist the devil or the tempter by using the Word of God. Dito po papasok, mga kapatid, yung tinatawag na kahalagahan ng salita ng Diyos. That's why the Bible is God's holy word. Ito pong kanyang salita na magpapatibay sa ating puso at kaisipan upang magamit po natin sa panahon ng tinatawag na pagsubok at temptation. Mga kapatid, resisting the devil by using the word of God. Remember, each of the three temptations in the wilderness in Matthew chapter 4, it was, mga kapatid, met with Jesus' reply. Ano lang yung sinasabi ng Panginoong Jesus sa devil, sa tempter? It is written. That indicates that Jesus was quoting the scriptures, right? Yun po, mga kapatid, ang kahalagahan. Kapag sinabi ng devil, first sinabi niya ako, ikaw ngay Diyos, gawin mong bato ang tinapay na ito. What did Jesus said? Well, it is written, man shall not live by bread alone, right? Paano niya napanagumpayan? Sinabi niya, kinote niya kung ano yung nasusulat. So mga kapatid, resist the devil by using the word of God. Christians, resist the devil's roaring device, plot, the plans and temptation by taking up the sword of the Spirit, which is the word of God. Yung sandata po ng Espiritu, mga kapatid, itong sandata na kung saan ito pwede nating magamit, the Word of God, that is the sword of the Spirit. Ephesians 6 verse 17. But one cannot use that sword of Spirit unless he knows the Word of God. Mga kapatid, read the Word of God. Basahin mo, kapatid. Meditate on it. Parang kumakain ka, namnamin mo. Sa pagkain mo, ninanamnam mo yung pagkain, lasahan mo. Yan ang ibig sabihin. Meditate
memorized portion of it. Maring mahina, kasi mahina ang memory ko, pang memory ko, nahihirapan ako. Understandable. But you know what? You cannot do it on your own strength. That's why you need first to pray, ask God's power and His directing and His leading so that nang maintindihan po natin. Pero kung sa ating sarili lang, mababasa tayo ng basa-basa lang, hindi talaga natin maintindihan. Manalangin po tayo, hilingin natin ang Espiritu ng Diyos na pangunahan tayo, and then God has something to give to us. Stand against the devil by quoting the Word of God. Mga kapatid, kung ano yung naiintindihan mo, nabasa mo, minsan madali mo tandaan. Eh bakit ba sa kanta, sa awit? Diba? Kahit nakapikit ka, kahit ikay natutulog, minsan madali mong namnamin kasi gusto natin. Right? Sa isang awit o kanta na paborito mo, diba? Kahit wala kang kopya, nami-memorya mo. Diba? Why? Because nakatutulong eh. Ganun din po sa salita ng Diyos, mga kapatid. Ano ang importansya ng salita ng Diyos? First, basahin po natin. Sa John chapter 5, verse 39, the Word of God said, "Search the Scriptures, for in them ye think ye have eternal life, and they are they which testify of me." Jesus said, "Saliksikin ninyo ang mga kasulatan, sapagkat sa mga bagay na ito ay nagpapatotoo sa akin na mayroong buhay na walang hanggan." Mga kapatid, sa John 17, verse 17, Jesus said, "Sanctify them through thy truth. Thy word is truth." Pakabanalin mo sila sa katotohanan, sapagkat ang sabi ni Jesus Christ, ang salita mo, ano raw, ay katotohanan. Kaibigan, kung gusto mo ng katotohanan, ayaw mo nang dinadaya, ayaw mo magkamali, well, the Word of God says, pakabanalin tayo ng katotohanan. Ano yun? Ang salita mo, your word, is true. John 6 verse 33, the Bible says, "The word that I speak unto you, they are spirit and they are life." Jesus said po, mga kapatid, yung mga salitang sinasabi ko sa inyo, yan ay ang spirito at yan ay ang tinatawag na buhay. Then we know in Matthew chapter 4 verse 4, "Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded by the mouth." Mga kapatid, napakahalaga po na salita ng Diyos. Napakahalaga po na magbigay tayo ng importansya mula sa salita ng Panginoon. Sapagkat ito'y magagamit natin sa panahon na kung saan tayo ay sinusubok, we can say, we can just whisper kung ano mismo yung naintindihan natin mula sa salita ng Diyos. Pero paano natin ito magagawa kung hindi tayo magbibigay ng oras at panahon para sa tinatawag na pag-aaral ng salita ng Diyos, right? Buti pa ngay cellphone, sa Facebook, sa Twitter, right? Sa ating mga Instagram, lahat updated. Pero when it comes to the Word of God, para bagang napakatamad at napaka nangihinayang tayo. Maraming sa'yo mga kapatid, ito yung panlaban. We can resist the devil by using the Word of God. First is resisting the devil by submission to God. Sa Psalms 119 verse 105, the Word of God says, "Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path." Ang salita mo ay siyang ilawan sa aking mga landas at liwanag sa aking mga daraan. Gusto mo ng kaliwanagan, gusto mo ng maayos ang paglakad, that is the Word of God. A word which is the lamp unto our feet and a light unto our path. Hebrews 4 verse 12, the Bible says, "For the word of God is quick and powerful, sharper than two any edged sword." Ang salita daw po ng Diyos, mga kapatid, ay matalim gaya ng isang sandata na may dalawang bako. And then in Matthew 24 verse 35, it quoted, "Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away." Mga kapatid, ito lamang po yung mga talata na nagpapatunay, nagbibigay sa atin ng kalakasan that the Word of God at salita ng Diyos ang siya magbibigay sa atin ng pinatawag na kalakasan. In Romans 10 verse 17, it says, Paul speaking, he said, Romans 10 17, "So then faith comes by hearing, and hearing by the Word of God." Kailan daw po pumapasok ang pananampalataya? Sabi po sa Romans 10 17, ang pananampalataya ay nagagaling sa pakikinig. At ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Mga minamahal,
with this Word of God, with this Bible, with this Holy Book, ang magbibigay po sa atin ng kalakasan. Thirdly, resist the devil, pangwakas po, by the power of God. Mga minamahal, resist the devil by submission to God, resist the devil by using the Word of God, and thirdly, resist the devil by the power of God. Pag sarili lang po natin kapangyarihan, hindi po tayo mananagumpay. That's why Jesus was victorious in His wilderness temptation. He had been anointed by the Holy Spirit. Yung salita po, mga kapatid, ng ating Panginoon at sa paggabay ng Banal na Espiritu Santo sa Kanya, ang nanagumpay upang magkaroon siya ng kapangyarihan. Ang sabi po sa Acts 10 verse 38, the Bible says, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with powers, who went about doing good and healing all that were oppressed by the devil, for God was with him. Paano po? Nanagumpay si Jesus Christ because God was with him and anointed him with the Holy Spirit. Mga kapatid, he had been anointed by the Holy Spirit. That's why meron siyang kapangyarihan ng Diyos. And secondly, he was led by the Spirit and he was empowered by the Spirit. Siya po ay pinangunahan at binigyan ng kapangyarihan because he was first anointed with the Spirit. Mga minamahal, we too need that power of God in times of temptation. That's why ang sabi sa Ephesians 6 verse 12, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against power, against the rulers and the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Tayo po ay nakikibaka hindi sa pamamagitan ng laman at dugo, kundi sa kapangyarihan na kung saan ng sanlibutan ito. Mga minamahal, how can we stand against such power in our own human strength? We cannot. Hindi po tayo mananagumpay sa ating sarili lang kalakasan. But God is faithful to make a way for us and to escape. At sabi nga po sa 1 Corinthians 10 and in verse 13, Paul says that there hath no temptation taken you but such as is common to men, but God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able, but with all the temptation also make a way of escape that ye may be able to bear it. Tunay po mga kapatid na mayroong kaparaanan ng Diyos, bakit hindi natin kuhanin? Mga minamahal, it is common also to men, common to us, at dahil hindi po natin hinaharap, takot tayo, meron naman palang paraan ng Diyos. Ang sabi po sa 2 Peter 2 and in verse 9, the Lord knoweth how to deliver the godly out of temptation. Alam daw po ng Diyos kung paano niya ililigtas ang nasa Kanya na kung saan mula sa mga tentasyon. Finally, my brethren, Ephesians 6:10, be strong in the Lord and in the power of His might. Paano po tayo mananagumpay sa kapangyarihan at sa tinatawag na kapangyarihan at ang katatagan na nagmumula sa Panginoon? Paul says, finally, be strong. And how? Through the Word. Yes, mga kapatid, the tempter is active today. But God's mercy, grace and mercy is available. Ilapit po natin sa Diyos ang ating mga sarili, ibigin natin sa Diyos, at hingin natin ang kapangyarihang nagmumula sa Kanya, ang Espiritong pinagkalob sa atin, upang managumpay tayo sa panahon ng mga pagsubok. Amen. Tayo po ay manalangin mga kapatid, sa ating pong pagtatapos. Panginoon namin Diyos, kami po ay lumalapit sa lukulukan ng trono ng inyong biyaya, upang ipanalangin po namin ang buong iglesia at ang sangkatauhan. Buksan niyo pong patuloy ang aming mga puso, kami lubusang magtiwala sa inyong mga pangako sa panahong ito, o Diyos, na may matinding pagsubok sa aming kalagitnaan. Pinapanalangin po namin patuloy ang bawat isa, o Diyos, at higit sa lahat, Panginoon, nawa ay maging maayos na po ang aming kapaligiran, ang aming nasasakupan, at ang bawat isa, o Diyos, sa panahong ito na may pandemya. Sa bawat pamilya na nawala ng hanap buhay, sa bawat isa na kung saan kami lahat, o Diyos, ay sumunod na may kaayusan at tumulong sa ikabubuti ng bawat isa sa panahon ito ng may krisis. O Diyos, tulungan niyo po kami at ang St. Matthew's Church na kami patuloy na maging bukas at matapang na harapin ang mga pagsubok sa aming buhay at sa aming pananampalataya. Patuloy namin suportahan
ang aming pong iglesia, sa aming pong pagkakaloob, sa aming pong panalangin, at sa aming pagkakaisa, malalampasan po namin ang lahat. Maraming salamat, O Diyos, pagpalain niyo po kami lahat, at kami, Panginoon, ay patuloy na nanampalataya, maging kami man na hindi nagkakasama ng pisikal, kami po ay iisa kay Kristo Jesus. Amen.